So yun, kamusta mga repa kong barbero? Welcome to my channel. Matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng video itong mga nakaraang araw. So ngayon ay gagawa ulit tayo ng isang tutorial na patungkol sa ating tinatawag na brush fade curly hair on top. So yung kulot yung itaas niya pero brush fade yung igugupit natin. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. So yun guys, uunahan natin, gamitan natin muna ng battery guide on the side. So paalala lang guys, kung bago ka palang natututo o humahawak ng clipper, ugaliin yung hawakan maigi ang inilalagay nating guide. So yun, after natin gamitan ng number 3 guys, gagamit tayo ngayon ng ating chemi trimmer. So gagawa tayo ngayon ng kalahating pabilog sa pagitan ng mga tenga ng ating regular customer para makuha natin yung gupit na brush fade. So yan, tatanggalin natin yung buhok sa ilalim. Pali kukortihan nyo lang siya ng pabilog. And after that, gagamit tayo ng 0.5. So sa pagitan ng ginawa nating guideline, bali sundin nyo lang yung ginawa nating guideline na pabilog. So yun, gagamit na lang tayo ng 1.5 na guide doon naman sa pagitan ng guideline. So unti-unti na natin tatanggalin yung pinakang dark spot na kinortehan natin na pabilog. So pagkatapos nun na dumako naman tayo sa paggamit natin ng no guide. So naka open lever siya. So tatanggalin natin yung natitira pa natin na guideline na dirt spot.
ating close naman yung ating cleaver. Bali, nakasagad siya. Bali, dito sa parting ito, bali, nilalaro-laro ko sa yung pinaka-lever niya. Open close lang ang gagawin natin. So pagkatapos nyo na kukuha naman tayo ng number 1 guard. Bali, doon sa parting task ng ating ginawang guideline. Bali, makikita natin dyan may mga konting mga kanto pa siyang kailangan natin tanggalin. So gagamit tayo ng number 1 na guide. So pagkatapos noon, gagamit tayo ng ating chemical trimmer para sa ating gagawin yung headline up. Sa pagitan ng kanyang patilya, gamit ang ating chemical trimmer. So dumako naman tayo sa kabilang gilid. So ganun din ang ating gagawin na pag-process ng ating ginawa kanina. So after nating magawa yung kabilang gilid, so gagamit naman tayo ng number 4 guide sa likod. So after noon, gagamit tayo ng number 2 guide sa ilalim niya. So ngayon, gagamit tayo ng trimmer. So gagawa tayo ng pa letter B sa likod. So yung pinakang patilos niyang guideline sa likod ng ating customer. Thank you.
dumako naman tayo sa pag-ahit ng mga guideline na ginawa natin sa pamamagitan ng ating labaha orator. Matapos nating ahitan, so gagamit naman tayo ngayon ng ating gunting para matanggal natin yung mga natitira pang mga part na mahaba. Bali hindi na natin babawasan yung ibabaw, kasi pagka binawasan natin yung ibabaw, mawawala yung pinakang kulot o yung pinakang curly hair na tinatawag. Parting ito, medyo matatapos na tayo, so unti-unti na natin tinatanggal yung mga kanto pang natitira, so gagamitan natin ng gunting, so actually tinatawag natin na pag-finishing na paggamit ng gunting o yung paghawak ng dulo para mas maganda yung kalalabasan ng ating ginawang tutorial. So sa mga baguhang nag-aaral pa lang magkupit, so sana matutunan nyo yung ating ginawang tutorial. So ayan, dyan na natatapos yung ating ginawang brush paint curly hair.